Mga idol, matinding gilas ang ipinakita ng ating Gilas Pilipinas Under-16 Boys para sa FIBA Under-16 Asian Championship na ginaganap ngayon sa Qatar. Nagpaulan nga ng sangkaterbang 3 points ang mga batang gilas para ilaglag ang South Korea sa tournament. Sa first quarter pa lang ay uminit na sa labas ang Under-16 Boys natin. Nagtapos ang unang quarter na lamang ang gilas ng 10. Ngunit pagpasok ng second quarter ay gumawa ang ating bataan ng 17-0 run para ilubog ang Korea. Grabe yun mga idol, simula nun ay hindi na lumingon pa ang Gilas Boys at kunin ang ticket sa quarterfinals. Hindi lang shooting, matinding depensa rin ang ipinakita ng ating Gilas Boys na nagdulot ng ilang turnovers at maalat na shooting ng South Korea. Para sa susunod na round ay harapin ng Gilas Boys ang Japan bukas September 23, alas 12:30 ng tanghali. At kung makakalusot ay baka makasagupa nila ang powerhouse team na Australia na hindi pa nakakatikim ng pagkatalo sa tournament na ito. Dahil sa pagkapanalong ito ay panandali ang natahimik ang mga bashers ng Gilas Under-16 Boys coach na si Josh Reyes. Mapunta naman tayo mga idol sa NBA. Sa isang IG story na inilabas ni Tyler Hero ay tila nagpapahiwatag ito na matutuloy na nga ang paglipat ni Damian Lillard sa Miami Heat. Matapos ngang maibalita na may trade na magaganap sa loob ng 24 oras. Si Hero ay sinasabing kasama sa trade package ng Miami para madala si Lillard sa South Beach. Mapunta naman tayo sa Indiana Pacers mga idol. Ayon nga kay Shams ay naghahanap na ang Pacers ng paraan kung paano maititrade ang shooter na si Buddy Hield. Lumakas ang balibalita na sa Los Angeles Lakers na siya mapupunta pero may kalabuan pa yan mga idol dahil sa salary cap. Para makuha si Buddy Hield ay kailangan i-give up ng Lakers si D'Angelo Russell para matapatan ang kontrata ni Hield at hindi ito agad-agaran mga idol ha. Dahil kulang na ang tradable asset ng Lakers dahil ito sa pagpirma nila kila Russell, Hachimura, Gabe Vincent at Austin Reeves nitong offseason lang ay kailangan pang maghintay ng December 15 para lang maging eligible na i-trade ang mga bagong pirma ng Lakers. So hintay-hintay lang tayo mga idol kung ano ang magiging development ng istoryang ito. Sa tingin nyo ba, pasok si Buddy Hield sa sistema ng Lakers? I-comment nyo lang yan mga idol.